Don Sebastian Canole Horror Story. Habang nagmamaneho si Udok ng kanyang papahog-pahog na sasakyan, kinakasakasan niya ang kanyang barila dahil iniisip niya kung paano niya ba patutumbahin ang albularyong palaging pinupuntahan ng kanyang asawa. Sa tuwing makakaramdam kasi ng kung ano sa katawan ng kanyang asawa, ang matandang albularyo ang pinupuntahan at taliwas naman ito sa paniniwala ni Udok. Matandang yon. May araw ka din sa akin. Pag inabutan kita mamaya, patay ka talaga sa akin. Uwi ka ni Udok. Maya-maya lang ay narating na niya yung bahay. Wala nang sali-salita at agad siyang nagpaputok sa labas. Ikinagulat naman yon ng matanda. Kaya siya nilabas noon. Ano bang problema mo, Ginoo? Bakit nagpapaputok ka rito sa labas ng bahay ko? Hoy tanda, hindi ba ikaw yung palaging pinupuntahan ng asawa ko? Hoy, hindi ako naniniwala sa mga katulad nyo, kaya tigil-tigilan mo yung panggagamot sa asawa ko. Ginoo, una sa lahat, wala akong kasalanan sa iyo. At hindi naman ako ang pumupunta sa asawa mo para gamutin. Siya ang nagpupunta rito. Pasalamat nga siya, hindi ako katulad ng iba na naniningil. Basta tigilan mo yung asawa ko. Siya ang pagsabihan mo. Huwag ako, pwede ba? Muli na namang nagpaputok si Udok. Akala niya'y masisindak niya ang matandang yun. Hinamon pa nga siya ng matanda na sa kanya iputok at huwag sa itaas at nang magkasubukan at nang malaman din kung sino ba ang nagsasabi sa kanila ng katotohanan. Iputok mo sa akin niyang Ginoo! Hindi naman ako namamatay sa mga ganyan-ganyan mo. Kung galit ka talaga sa akin, bakit hindi mo gawin? Kapag napikon ako sa iyo tanda, talagang puputukan na kita sa ulo. Gawin mo! Gawin mo! Tuluyan nang napikon noon si Udo kaya nga pinutukan niya ang matanda. Pero ayaw pumutok ang barila. Tila ba may pumipigil sa kanyang mga kamay na iputok ang gatilyo ng barila. O ano? Ayaw pumutok ano? Ayaw mo kasing maniwala na sadyang merong mga taong ganito. At kung ako sa'yo iho, umuwi ka na lang. Pagsabihan mo ang asawa mo. Ang hindi alam noon ni Udok, habang nagpapaputok pala siya ng baril ay naparaan na si Don Sebastian habang ito ay nakasakay sa kanyang van. Ipinag-utos ni Don Sebastian napuntahan yung lugar kung saan ba yung may nagpapaputok. Iliko mo doon, ngayon na. Uwi ka ni Don Sebastian sa kanyang driver at umalerto ang kanyang mga kasama dahil nga may putukan. Boss, wala naman tayong kinalaman doon sa mga nagbabarilan doon. Eh, bakit tayo pupunta ron, boss? Basta sinabi kong iliko mo ron, gawin mo. Oho, boss, oho. Pagdating nila roon ay inabutan nila si Udok na kasalukuyang hawak-hawak pa rin ang kanyang barela. At nakita niya yung mga nagdadatingan. Hindi rin kilala ng matandang albularyo kung sino ba ang dumarating. Hanggang sa maya-maya pa bumaba si Don Sebastian at sinabing, sino sa inyo ang nagpapaputok? Tandang Ismael, binabaril ka ba ng taong to? Ay, kayo ho pala yan, Don Sebastian. Ako nga, napadaan lang ako. O ikaw lalaki, hindi mo ba alam na dito sa lugar ko, ako ang pwedeng magpaputok? Hindi kung sino man. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na rito dahil ibabaon kita ng buhay dito, lalaki. Udok, umalis ka na.
Baka nga patayin ka ni Don Sebastian. Aalis ako. Pero tanda mo 'yung sinabi ko sa iyo, tanda. Tigilan mo asawa ko. 'Yung asawa mo pagsabihan mo, wag ako. Lumayas ka na. Ha, Don Sebastian, ako na ang humihingi ng kapatawaran sa ginawa ng taong 'to. Bagamat alam kong sakop mo ang lugar ko, pero baka pwedeng pagbigyan mo muna ako ngayon. Malakas ka talaga sa akin, Tatang Ismaela. O ano pang ginagawa mo rito, lalaki? Bibilangan kita ng dalawa. Sumakay ka na sa may pangit na sasakyan mo. Baka hindi ka pa makarating dahil papahog-pahog na yan. Dali-daling sumakay noon si Udok sa kanyang sasakyan. Tapos nag-iwan pa ito ng masamang tingin sa matandang albularyong si Ismaela. Lumayas ka na, lalaki. Pakiusap. Umalis ka na, Udok! Pag-alis ni Udok, tinanong ni Don Sebastian kung ano ba ang dahilan kung bakit namamaril ang taong yon. Nagagalit siya sa akin, Don Sebastian. Kasi yung asawa niya, sa tuwing magkakaroon ng karamdaman sa akin nagpupunta. Taliwas kasi ang paniniwala ng taong yon sa mga katulad namin. At ang akala niya ay pineperahan ko lang yung asawa niya. Kilala mo ko, Don Sebastian. Tumanda na lang ako ng ganito sa pagtulong sa tao. Pero hindi man lang ako nakapagpatayo ng pader na bahay. Dahil nga hindi ako marunong maningil. Ikaw naman kasi, Tatang Ismaela. Sinabi ko naman sa iyo na sumapi ka na lang sa akin. At nang sa ganun mabigyan kita ng marangyang buhay. Ah, hindi pa. Kaya ko pa, Don Sebastian. Ah, sige. Alis na ako. Ayoko lang talagang nakakarinig ako ng mga taong nagtatapang-tapangan habang nandito ako sa aking sariling lupain. Ah, sige. Patawad. Hindi na po mauulit yun. Ayaw kasing sumapi roon ng albularyong si Ismaela dahil alam niya ang gawain ni Don Sebastian. Marami itong gawaing hindi niya nagugustuhan. Katulad na lamang ng pang-aalipin sa mga pamilyang nanggagaling pa sa ibang probinsya upang magtrabaho sa kanya. Katulad na lang din ng pang-aalipusta sa ibang mga trabahador niya. Yung tipong hindi niya binibigyan ng sapat na sweldo tapos upang kain lang. Isa yon sa hindi nagugustuhan ng albularyong si Ismaela kaya ayaw niyang makisapi kay Don Sebastian. Anong tinatayo-tayo niyo dyan? Trabaho na! Gumagabi na eh! Wika ni Don Sebastian sa kanyang mga tao. Ah, Don Sebastian, meron po sana akong sasabihin eh. At ano naman yon, Popoy? Ah, kasi uuwi po sana ako sa probinsya namin. Kailangan ko pong dalawin yung lola ko. At bakit? Nasa simenteryo na ba yung lola mo? Sa kasamaang palad. Ganun na nga po. Yun naman pala. Nasa simenteryo na dadalawin mo pa. Hindi ka uuwi. Dito ka lang. Pero Don Sebastian. Pag sinabi kong hindi, dito ka lang. Huwag kang susuway sa akin, Popoy. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Opo, Don Sebastian, pero... Wala ng pero-pero. Dito ka lang. That's an order. Yes, boss. Ganon kahigpit si Don Sebastian sa kanyang mga tao. At kung meron mang sasalungat, iyak na ipababaon kanya kahit na humihinga ka pa. Isang gabi, dumating ang mga mangingisda. May dala silang dalawang cooler na isda. Ayon kay Don Sebastian, dapat daw, limang cooler yon. Bakit yun lang daw ang kanilang huli? Nagmamakaawa yung pinakalider ng mangingisda dahil nga yun lang ang kanilang huli at sinasabing huwag daw siyang sasaktan dahil inaantay siya ng kanyang pamilya. Ganun ba? Iniintindi mo yung pamilya mo, pero yung galit ko hindi mo inisip.
Halika rito't ipapakain kita sa alaga kong buwaya. Mabuti na lang at sinapian siya ng kabaitan ng oras na yon. Dahilan kung bakit hindi natuloy yung plano niya sa lalaki na kanyang alipin. Isang araw, si Don Sebastian ay namasyal sa kanyang hasyenda at nakita niyang marami pang gawain, tapos ang kanyang mga tao ay nagpapahinga lang. Bit-bit nito ang kanyang mahabang baril. Kapag nagpaputok na siya, ito na yung senyales na kailangan magtrabaho na sila ng tuloy-tuloy kahit nakainitan. Ang hindi alam noon ni Don Sebastian, merong mga bagong pasok. Isa rito si Sarate na nanggaling pa sa bandang dulo na ng Mindanao. Hindi nagustuhan ni Sarate ang pinamumuka sa kanila ng kanilang boss. Ang pagkakasabi kasi ng nag-recruit sa kanya, mabait ang amo nilang si Don Sebastian. Napansin yon ng boss kaya't tinawag si Sarate. Ikaw, yung nasa gilid, halika rito, may tatanong ako sa'yo. Ano po yun, boss? At kung hindi ako nagkakamali, bago ka lang dito. Opo, boss. Kung ganoon, nakita mo na kung gaano ako kahigpit. Ayoko ng paupupo. Naintindihan mo, ha? Opo, boss. Si Sarate ay nanggaling sa pamilyang kakaiba. Marami siyang kayang gawin. Ganun pa man, matagal niya nang hindi ginagawa dahil nagbabagong buhay na siya. Kasi kung hindi siya magbabagong buhay, tiyak na wala siya sa pangangalaga ni Don Sebastian. Kinagabihan, si Sarate ay naglalakad sa loob ng hasyenda hanggang sa siya ay naispatan ng isa sa mga tao ni Don Sebastian at sinabing, "Anong ginagawa mo rito, ha, Sarate? Kay bago-bago mo, dito ka pa naglalagi?" "Hindi ho kasi ako makatulog. Masama ho bang libutin ang pag-aari ni Don Sebastian?" Nagkainitan silang dalawa ni Sarate dahilan kung bakit ginamit niya kung sino ba siya dati. Walang kaalam-alam si Don Sebastian na yung isa niyang tao ay nailibing pala sa kanyang hasyenda. At ang gumawa nun walang iba kung hindi si Sarate. Napansin na lang niya makalipas ang dalawang araw na kulang ang kanyang mga tauhang dibarila. "Papoy, bakit wala yung isa kong tao?" "Eh boss, hindi ko po alam yan. Eh baka ho tinakasan na kayo." "Papoy, alam kong alam mo ang nangyayari dito. Nasaan yung isa kong tao?" "Hindi ko nga alam, boss." "Kung ganon, humalera kayong lahat dito." Humalera nga ang mga tauhan niya at isa-isang tinanong ni Don Sebastian kung meron ba silang kinalaman sa pagkawala ng isa niyang tao. Sabi nga niya, sa tagal niya nang nag-aalipin sa mga tao niya, ngayon pa lang daw nangyari yon. "Merong bagong dating dito. Hindi kaya't ikaw ang may gawa, Sarate?" "Wala ho akong alam dyan, boss. Nagpunta ako rito para maghanap buhay." "Hanap buhay ba talaga? O baka naman hanap patay? Wala kayong susweldohin dito pag sinabi ko. Lalo na't nakikita kong tatamad-tamad kayo. Ah sige, balik na sa trabaho." Ang pamilya ni Sarate sa bandang dulo ng Mindanao ay isa sa pinarusahan noon ni Canole, kaya nga nagbagong buhay na sila. Araw ng Martes, oras ng alas 3 ng hapon, nang mapadalaw si Canole sa bahay ng matandang Ismael dahil gusto siyang kamustahin. "Tatang Ismael, kamusta?" "Ay, ikaw pala. Ayos lang. Ano natin?" Wala lang. Gusto lang kitang kamustahin. Eh, kamusta na ba? Teka, namumutla ka.
Nakita mo lang ako eh. Hindi naman. Namutla ako kasi wala akong ipapakain sa'yo. Hindi naman problema yung pagkain. Para namang di mo ko kilala. Kahit na isang taon akong kumain, tubig-tubig lang, ayos na. Tara, salob. Meron akong baon para sa'yo. Aba, isda ito ah. Mukhang nadali mo to dyan. Ah, oo. Binigay sa akin nung mangingisda. E kesa raw yung amo niya makinabang. E baka raw itapon lang daw yung ano eh. Kasi hindi naman daw yung kumakain ng ganyang isda. E sinong amo? E bamalik ko ron. Inabasa ko isip niya parang Don Sebastian yata. Parang ganun. Hindi bale. Tara na. Niluto nila yung isda na dating ni Canole. Tapos nagkwentuhan sila. Maya-maya pa si Udok ay nariyan na naman. Nagpapaputok na naman ito sa labas ng bahay. Galit na galit siya dahil akala niya yung asawa niya ay nasa loob ng bahay ng matandang Ismael. Ikaw na naman, Udok! Talagang wala kang kadala-dala. Alam mo ba, minarkahan ka na rito ni Don Sebastian. At sinabi niya na kapag babalik ka pa rito, iibabaon ka na niya kahit na humihinga ka pa. Udok, wala kang katakot-takot. Magmula sa bahay ni Don Sebastian hanggang dito, naririnig yung putok ng baril mo. Tignan mo, nariyan na ang mga sasakyan, kaya't lumayas ka na. Aalis lang ako rito. Kapag nilabas mo yung asawa ko, wala siya rito, Udok. At kung meron mang tao rito, ang kaibigan ko lang na si Nole. Kunwari ka pang matanda ka, nasaan ang asawa ko? Wala nga siya rito. Hindi ba sabi ko sa iyo pagbawalan mo? Maya-maya lang, nagdatingan ang dalawang sasakyan. Bumaba yung mga lalaking may bitbit ng baril. At isa pala roon, si Don Sebastian. At sino na naman yung nagpapaputok dito? Ikaw na naman, lalaki. Hindi ba't binantaan na kita? Sinabi ko sa iyo na huwag ka nang babalik dito dahil ibabaon kita ng buhay. Walang nagawa si Udok nang bigla siyang dakmain ng mga tao ni Don Sebastian at sinabing, pasensya ka na, Tatang Ismael. Kailangan ko itong gawin. Sige. Kunin nyo na yan. Teka sandali. Anong gagawin nila sa tao? Canole, dyan ka lang sa gilid. Hayaan mo na sila doon. At sino naman yung isang yon? Anong sabi mo, Canole? Hoy, at sino ka naman? Magandang hapon po. Magandang hapon din. Anong ginagawa mo rito? Kaano-ano mo si Tatang Ismael? Kibigan ko po. Don Sebastian, anong gagawin mo sa kanya? Ano pa? O di ibabaon ko ng buhay. Makulit eh. Pangalawang beses na to. Don Sebastian, pwede po bang hingin ko man lang sa inyo yung salitang kapatawaran para sa kanya? Ako na po ang humihingi ng pasensya. Patawarin niyo na po siya. Magaling. Kaibigan mo ba siya, Tatang Ismael? Oo. Kaibigan ko yan. Huwag ka na kasing makialam, Canole. Kilala mo ako, Tatang Ismael. Mahalaga sa akin ang buhay. Don Sebastian, aarboring ko na siya sa'yo kahit na hindi tayo magkilala. Pwede ba? Mukhang magandang manalita yung kaibigan mo, Tatang Ismael. Para bang makukumbinsin niya ako. Sige. Kunin mo ang lalaking to. Bahala ka dyan. Huwag ka munang aalis, Nole. Dahil bukas, mag-uusap pa tayo. Diyan ka lang, iho. Diyan ka lang. Oy, Udok. Alam mo bang ginagawa mo, ha? Papatayin ka ng mga yun, no? Nagtsatsaga ka pang bumabalik dito. Wala nga rito yung asawa mo. Baka sa iba nagpa-doktor. Wala siya sa amin eh.
Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pakawari ko, iniiputan niya ako sa ulo. Eh, hindi naman siguro. Eh, akala mo naman kasi tinatago ko yung asawa mo. Oh, pumasok ka. Pumasok ka. Tignan mo. Walang babae dyan. Pumasok nga noon si Udok sa loob ng bahay ng matandang Ismael. Nakita niyang malinis. Walang nagtatago. Nang dahil doon, humingi siya ng pasensya at nagpasalamat kay Kanole. Dahil kung hindi ganon ang mangyayari, tiyak na papatayin siya ng mga tao ni Don Sebastian. Tatang Ismael, napansin ko, yung isang kasama nila Don Sebastian, parang ano eh? Ano yun? Parang naaamoy ko siya. Hindi siya basta tao. Teka, talagang meron bang alagang ganon si Don Ismael? Anong Ismael? Ay! Ibig ko sabihin si Don Sebastian. Nalito lang. Eh, hindi. Pero sa pagkakakilala ko kay Don Sebastian, eh talagang masama ang taong yan. Kaya nga ayokong sumapi sa kanya eh. Pero ang pinapasalamat ko na lang, kahit na ganoon ang ugali ng taong yon, mamamatay tao, pero hindi niya ako pinapakialaman. Alam mo kasi, itong lupang to ay matagal nang napunta sa kanya. Pero hindi niya ako pinapaalis. Yun na lang din ang pinagpapasalamat ko. Pero talagang masama yung taong yon. Marami na siyang kinitilan ng buhay na kanyang mga tao. Bawal sumalungat. Tiyak na ibabaon ka nun kahit na humihinga ka pa. At Kanole, pwede bang huwag ka nang magtagal dito? Uy, bakit naman? Wala naman akong ginawang masama. Ay, yun na nga ang problema. Wala kang ginawang masama. Ang sabi nga ni Don Sebastian, mag-uusap daw kayo bukas. Uy, di mag-uusap kami. May problema ba doon? Hindi. Hindi mo ako naintindihan eh. Ang ibig kong sabihin, eh kailangan umalis ka na. Kasi kukumbinsihin ka noon. Ah, naintindihan ko na. E di mag-uusap na lang kami. Kilala mo naman ako. Hindi naman ako magpapabilog ng ulo dun. Mas matalino ako ron. Alam mo yan, Tatang Ismael. Oh, sige. Baka sakaling ikaw ang makapagpabago sa kanya. Sige, sige. Kinabukasan, bumalik si Don Sebastian at hinahanap nito si Kanole. Meron pa siyang bit-bit na isang litsong baboy at maraming inumin. Kasama rin noon ni Don Sebastian ang kanyang mga alipores. Ibaba ang lamesa, ang upuan. Lahat. Ibaba ang lahat. Magiinuman kami ng dayo. Hoy, Tatang Ismael, magandang umaga. Ay, magandang umaga rin po, Don Sebastian. Eh, hindi pa sumisikat ang araw ah. Ano hong atin? Nasaan na yung dayo? Yung nagpalamig ng ulo ko kahapon. Nandito ho ako, Don Sebastian. Mabuti na lang iho. At hindi ka pa umalis. Halika't meron tayong pag-uusapan. Baka sakaling makuha natin yan sa pagtagay at sa masarap na pulutan. Oo ba? Diyan ako magaling. Eh, Kanole, talaga mong papatulan mo si Don Sebastian. Huwag ka magalala. Kilala mo ko. Kung tuso siya, eh mas tuso ako. Diba? Hayaan mo ko, kayang-kaya ko to. May sinasabi ka dyan, dayo? Wala. Ang sabi ko, hayaan niya akong harapin kayo. Para magkakilala naman tayo, diba? Diba, Tatang Ismael? Yun na nga. May tanong ko lang sa'yo. Nole, tama? Tama po. May tanong ko lang sa'yo. Ano bang meron sa'yo kung bakit? Parang ang dali mong napalamig yung ulo ko kahapon. Eh kung dahil sa'yo eh, baka binaong ko na ng buhay yung udok na yon. Wala naman po. Wala namang kakaiba sa akin eh. Pero kung meron mang kakaiba rito, malamang siya yun. Sino? Yun o. Hoy, sarate. Halika nga rito. Ano yung sinasabi sa'yo ng dayo?
Hindi ko ho alam ang sinasabi niyan. Baliw yan eh. Hindi, anong baliw? Hoy, ikaw ba si Sarate? Kilala kita. Di ba tagarong ka sa dulong Mindanao? Sa maalala ko, 2 taon na ang lumipas magmula ng magpunta ako roon. Tapos, yung lahi mo doon, eh sabihin na nating binigyan ko ng pagkakataon para magbagong buhay. Hindi ba kasama ka roon? Hindi kita kilala. Don Sebastian, uuwi na ho ako. Huwag kang bastos, Sarate, pag kinakausap ka. Dito ka lang. Anong nalalaman mo sa taong to? Yun na nga ho, Don Sebastian. Ang taong yan ay galing sa lahing Gabunan. Sa pagkakaalam ko rin, wala kayong alagang ganyan eh. Siya lang ang bukod tangi na napasama. Ito ang tandaan mo, Don Sebastian. Kapag merong nawala ni isa man lang sa mga tao mo, siya na ang pagbintangan mo. Wala nang iba. Baka malay mo, kinain niya yung isang tao mo, di ba? Hindi ba, Sarate? Wala akong alam sa sinasabi mo, Dayo. Anong Dayo? Kilala mo ako, Sarate. Di ba? Yung lolo mong mayabang, yung ngayon eh parang hindi na yata makalakad eh. Di ba? Lolo mo yun. Pinarusahan ko lang naman yung lolo mo eh. At alam kong kilala mo yung mukha ko. Aminin mo, hindi ba tagarong ka? Hindi. Anong hindi? Ay, Sarate, alam kong tagadulo ka. Kung ganon ikaw palang dahilan sa pagkawala ng isa kong tao, may kalalagyan ka sa akin ngayon, Sarate. Sandali po, Don Sebastian. Nagbago na po ako. Wala po akong alam dyan sa sinasabi nyo. Pero wala nang ibang dapat pang pagbintangan. Si Sarate ay binitbit ng mga tao ni Don Sebastian at ipinag-utos na ibaon si Sarate. Makalipas ng 1 oras, hindi pa rin bumabalik ang kanyang mga tao at pinagtakahan na yon ni Don Sebastian. Puntahan nyo nga yung mga kasama nyo. Kanina pa sila hindi bumabalik. Puntahan nyo, Popoy. Sige po, boss. Pagpunta roon nila Popoy at ng iba pa, nakita nilang yung 2 lalaking bumitbit kay Sarate, sila ang nakabaon sa lupa na hinukayan. Dali-daling nagsumbong si Popoy. Boss, yung 2 taon niya po ang nakabaon. Ano? Imposible. Paano? Hindi na po yun imposible. Dahil nga si Sarate ay isang Gabunan. Nako, dapat yata bago ko umuwi, tapusin ko na yung Sarate na yun. Yan ang gusto ko sa'yo. Buwang loob pagdating sa ganyan. Ah, sige, magpakitang gilas ka sa'kin. Patayin mo ang Sarate na yun. Ngayon din. Teka nga, bakit ba inutusan mo ako? Hindi mo naman ako tao, Don Sebastian, di ba? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Akala ko ba sasapi ka na sa akin? Hindi ho, Don Sebastian. Hanggat kaya kong mamuhay mag-isa, eh hindi ako sasapi sa'yo. Isa pa, maraming mga taong naninilaw sa akin ng ginto ng salapi. Hindi ko naman pinatulan. Eh ikaw, puro kasalita, wala ka namang nilalagay. Sabagay, kahit na meron kang ilagay, di ko naman tatanggapin yan eh. Di ko naman kasi kailangan ng pera. Imposible. Walang taong hindi nangangailangan ng pera. Lumakad ka't hanapin mo ang Sarate na yon. Inisip na lang ni Kanole na si Sarate ay isang Gabunan. Nang dahil doon, tumalima siya sa utos ni Don Sebastian. Tignan mo, Tatang Ismael. Ganong kalakas si Don Sebastian. Kaya magmula ngayon, tao ko na yung kaibigan mong sinole. Huwag kang papakasiguro. Kung tuso ka, Don Sebastian, mas tuso yon. Kung mautak ka, mas mautak yon. Kung wala kang kamatayan, mas matagal ang buhay noon. Hindi mo ba alam?
Yang mga hawak ng mga aliporis mo hindi yun tatablan. Anong sabi mo? Walang taong ganoon. Pwes siya yun. At hindi ako, hindi rin ikaw. Subukin mo kasi. Subukin mo para malaman mo Don Sebastian. Makalipas ang isang oras, bumabalik na si Canole at bitbit niya si Sarate na duguan. Magnipiko! Napakahusay! Ibaon niyo na yang si Sarate. At ikaw naman, dito ka lang sa tabi ko. Gusto kong maging tao kita. Gusto ko yung mga trabaho mo. Ano, pag-usapan natin ang kontrata. Ilapag dito ang mga pipirmahan na papel. Anong pipirmahan? Anong kontrata? Wala ho tayong ganoon. Wala. Teka nga. Hindi ba't sumunod ka na sa gusto ko? Tapos ngayon malabo na naman. Ano ba talagang gusto mo, Hanole? Bahay? Malaking bahay? Salape? Babae? Anak? O kahit na ano ibibigay ko sa iyo? Ang gusto ko, Don Sebastian, yung malayo sa iyo. Sa mga taong makasalanan na katulad mo. Alam mo bang, nabubuhay ka pa pero yung kaluluwa mo nakasanda na? Sabi ko sa iyo, Don Sebastian, kung tuso ka, mas tuso siya. Mukhang medyo naniniwala na nga ako. Pero kayang-kaya pa to ng kaunting hilot, tumahimik ka lang dyan, Tatang Ismael. Kaibigang Nole, gusto ko yung klase ng pagtatrabaho mo. Ano ba talagang gusto mo, ha? Sabihin mo lang, lahat ng karangyaan ibibigay ko sa iyo, sumapi ka lang sa akin. Protektahan mo lang ako. Hindi na? Protektahan? Di rin? Ito ang tandaan mo, Don Sebastian. Hindi importante sa akin ang pera at hindi ikaw ang ipinunta ko rito. Alis na ako. Huwag ka munang umalis. Pakiusap. Dito ka muna. Sige na. Umalis si Canole ng mga oras na yon. Naisip niyang buhay pa si Sarate. Pinuntahan niya yung mga taong nagbaon kay Sarate at binugbog niya yung dalawa. Nagsumbong ang dalawang yon kay Don Sebastian. Sarate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Akala ko'y katapusan ko na. Umalis ka na rito. Huwag ka nang babalik pa. Sa dinami-dami naman kasi ng dapat mong pasukan, bakit dun pa sa taong yun? Kilala mo ako, Canole. Pag nalaman to ng lahi ko, susugurin nila yung si Don Sebastian. Huwag naman sanang mangyari yun. Sana ituluyan ng gumanda ang pagbabagong buhay nyo. Alis na ako. Salamat sa pagkuha sa akin dito. Maya-maya lang yung mga tao ni Don Sebastian ay mga nagdadatingan. At sa likod nun, ang matandang Ismael at si Don Sebastian ay pinag-utos ni Don Sebastian na barilin si Canole. Hindi siya lumihes at ipinakita niya kung sino ba talaga siya. Nagkanda ubos-ubos ang mga bala ng tauhan ni Don Sebastian pero hindi man lang siya tinamaan. Nakapagtataka kung iisipin. Pero nang mga oras na yon, nakapalibot na kay Canole ang kanyang mga gabay. Bakit hindi ka mamatay-matay? Anong klaseng tao ka? Tao lang ako, Don Sebastian. Hindi ako kung ano. Ang kaibahan natin, ako mabuti, ikaw masama. At hindi totoo yung kasabihan na ang masamang damo ay matagal mamatay. Hindi ako masamang damo, Don Sebastian. Ako yung damo na namumuhay ng matiwasay. Marami ka pang sinasabi. Sige, patayin ang dayong yan at ikaw rin, Ismael. Hindi maaari. Hindi mo rin ako pwedeng utusan. At kung papatayin niyo siya, pwes, makakalaban niyo ako. Ganun ba? Inuna ng mga tao ni Don Sebastian ang matandang Ismael. Pero hindi rin siya biro dahil ang kakayanan noon
hindi paputukin ang mga baril ng kanyang mga tao. O ano, Don Sebastian? Akala mo siguro ikaw na pinakamakapangyarihang tao, no? Hindi ganun. Ikaw lang ang nag-iisip noon. Kung iisipin mo yun, matatawag na kitang hipokrito. Kasi yung mga taong itinuturing na Diyos ang kanilang sarili, yan yung mga matatawag na sakim sa kapangyarihan. Inuubos nyo ang pasensya ko. Lumayas na kayong dalawa rito, matandang Ismael at ikaw din, Nole. Lumayas ang mga tao ni Don Sebastian, pero si tandang Ismael ay hindi man lang nasindak. Bakit tayo aalis? Abi, hindi tayo aalis. Kung meron mang dapat lumayas, si Don Sebastian yon. Dito lang tayo at antayin natin ang kanyang pagbabalik. Yun din ang gusto kong mangyari. Gusto kong baguhin niya ang paniniwala niya at yun ang gagawin ko. Umabot na ng hanggang alas 12 ng gabi at naramdaman ni matandang Ismael at Canole na yung lahi ni Sarate ay mga nagdadatingan. Dumaan pa ang mga yon sa ibabaw ng bubungan ng bahay ng matandang Ismael. San pupunta mga yon? Hindi kayat... Nako! Yan ang kinatatakutan ko. Halika ka na ulit. Tignan natin ang mangyayari. Narating ng lahi ni Sarate ang lugar ni Don Sebastian. At dito, lumapag sila at sinabi ng tatay ni Sarate yung... Sebastian, lumabas ka rito. Hindi kami natatakot sa iyo. Nagbabagong buhay na kami, pero pilit mo kaming binabalik sa dati naming nakaugalian. Lumabas ka, harapin mo kami. At sino naman kayo para takutin ako? Nandito kayo sa teritoryo ko. Sige mga bata, putukan ang mga yan. Pinutukan ng mga tao ni Don Sebastian ang lahi ni Sarate. Ganun pa man, nagkanya-kanya sila ng lihis dahil sila yung klase ng gabunan na kapag tinamaan mo sa katawan ay hindi bumabalik ang mga sugat. Nagkanda ubos-ubos ang mga bala ng tao ni Don Sebastian hanggang sa nang maubos yun, nagwika yung tatay ni Sarati ng... Paano ngayon yan, Don Sebastian? Naubos na ang bala mo. Humanda ka! Unang pinuntahan ng mga lahi ni Sarate yung mga tauhan nilang dibaril. At ito naman ang ginamit na pagkakataon ni Canole at ng matandang Ismael para pigilin ang mga gabunan. Hindi nila magawang madakma ang mga tao ni Don Sebastian dahil nasasalag sila ni Canole at ng matandang Ismael. Isa-isa silang tumitilapon mula sa itaas. Anong nangyayari? Imposible! Hindi imposible yun. Sino ka? Anong sino ko? Kilala mo ko, di ba? Canole, ang matapang na albularyong nagparusa sa aming lahi. Aba! At naiintindihan mo pa pala yung sinasabi ko kung sino ako. At sino ba namang makakalimot sa'yo? Akala ko ba galit ka sa mga masasama? Pero ano tong ginagawa mo? Nakalimutan mo na ba yung huling bilin ko sa inyo? Hindi ba't sinabi kong magbagong buhay na kayo? Tama ka, pero pinipilit kami ng taong yan na bumalik sa dati. Kaya't hindi mo kami masisisi, Canole. Wes, nakikiusap ko sa iyo. Na umalis na kayo, huwag na kayong babalik dito. At kung problema nyo naman si Don Sebastian, ako nang bahala dyan ah. Kilala mo ko, kaya kong pagbaguhin ang isang tao. Maiyahalin tulad natin sa isang batong hindi man lang mabasag-basag si Don Sebastian. Pero alam mo naman na kahit na adobe pa yan ay kaya kong lusakin sa aking mga kamay. Umalis na kayo! Maganda ang pagkakataon na ito.
Alis na kami. At naniniwala kaming kaya mo siyang pagbaguhin, Kanole. Mabuhay ka, anak ka nga ng Panginoon. Nakinig ang mga lahi ni Sarate at kinausap ni Kanole etong si Don Sebastian. Don Sebastian, nakita mo na? Kung hindi ganon ang ginawa ko, malamang ubos kayong lahat dito. Yung mga bala nyo naubos pero hindi man lang sila tinamaan. Ay nako. Tapos gagawin mo akong tao? Eh kung tutusin lang Don Sebastian, kahit ako mag-isi, kaya ko kayong lipulin. Pero hindi ko gagawin yon dahil nga ako, yung isang damong namumuhay ng matiwasay. Nang hindi basta-basta pumapatay, kakapit lang ito sa isang punong matanda na kung kailangan ng putulin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Nole. Ah, sabagay. Matalinhagang salita yun. Oh, sige, ulitin natin. Huwag na! Hindi marunong umintindi si Don Sebastian. Ako na lang ang magsasabi. Don Sebastian, nagpapasalamat ako dahil hindi mo ko pinapalaya sa aking tinitirhan kahit na ikaw na ang nagmamayari noon. Pero ang akin lang, Don Sebastian, bakit hindi mo gamitin yung kapangyarihan mo bilang isang tunay na tao? Yung tipong nagmamahal ka ng totoo? Yung tipong hindi ka nang aargabyado? Bakit hindi ganun ang gawin mo para ikaw ay kalugdan ng Panginoon? Tama yung sinasabi ni Tatang Ismael. Hindi ka man lang ba nangingilag? Hindi mo man lang ba naiisip ang magiging kalalabasan mo bandang huli? Oo, ngayon, maayos ang buhay mo. Nagagawa mo ang gusto mo. Marami kang tao. Pero hindi habang buhay ganyan ka. Kahit na nung iwas mo, lahat tayo sasapitin yun. Ang ano ba? Sasapitin natin ang kamatayan. Kahit na ayaw natin, darating at darating ang araw na yun. Bakit hindi mo ihanda ang sarili mo? Bakit hindi mo subukang magbago? Yang yaman mo, ipamahagi mo sa mga tao. Yang pangalipin mo, baguhin mo. Mahalin mo ang mga tao sa paligid mo. Huwag mong pahirapan dahil sa mundong ibabaw, merong nakakakita sa atin. At kung hindi mo man lang iniisip kung sino yon, pues, huwag kang mag-alala. Sa anumang galaw mo, nakikita at nakikita niya yung mga ginagawa mo, Don Sebastian. Magbago ka na. At paano ako magbabago? Paano yung mga taong gustong pumatay sa akin? Sige nga. Mahalin mo ang iyong kaaway. Sabi nga sa kasabihan, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pag hinampas ka ng bakal, hampasin mo rin ng kahoy na malambot. Alam nyo, inapahanga na ako sa ginawa nyo kung paano nyo tinaboy ang lahi ni Sarate. Pero yung mga pinagsasasabi nyo, hindi nyo ko kayang kumbinsihin. Una sa lahat, pinaghirapan ko ang mga bagay na meron ako ngayon. Kaya't gagawin ko ang gusto ko. At hindi nyo ako mapipigilan kahit sino pa kayong dalawa. Ganun ba? O sige, ito na lang ang bandang huli. Isipin mo na lang kung ano ang kahihinatnan mo bandang huli. Akala mo ba habang buhay kang ganyan? Hindi. Hindi ba't naghahangad ka rin ng buhay na walang hanggan? Hindi ba? At sino namang taong maghahangad ng kamatayan? O di tama ko. Sa palagay mo, makukuha mo ba yan? Sa ganyang klase ng pamamaraan mo sa buhay? Hindi, Don Sebastian, hindi. Kaya kung ako sa iyo, hanggat may oras ka pa, habang pinagbibigyan ka pa ng pagkakataon para magbago, bakit di mo gawin? Hindi pa uli ang lahat. O masama ka ngayon, pasasaan ba't magpapakabuti ka rin? Marami ka mang pera, mauubos din yan, at hindi ka maisasalba ng pera mo kapag oras mo na. Walang magagawa ang pera mo pag ang itaas na ang nagdikta na kukuha na sa iyo.
Malalalim ang binibitawang salita ni Canole at ni matandang Ismaela. Napaisip tuloy noon si Don Sebastian hanggang sa nagbitaw ito ng salitang, "Maari bang dito muna kayong dalawa?" "Oo ba, walang problema. Eh kung uulitin mo naman yung sinabi mo na hindi ka magbabago, alis na kami rito." "Hindi, hindi yon. Ang ibig kong sabihin, maaari bang dito muna kayong dalawa? At kung hindi nyo lang naitatanong, meron na rin akong karamdaman. Alam yan ng aking mga tao." "Ganun ba?" "Oo naman. Iniisip ko rin kung paano ba ako magkakaroon ng ganong buhay. Pero wala eh. Walang taong nagpapaintindi sa akin noon kung hindi kayo lang. Patawarin niyo akong dalawa kung naging masama ako sa paningin niyo." "Sa akin, Don Sebastian, hindi ka naman sobrang sama. At kung gaano ka man kasama sa paningin ng iba, pues ibahin mo ko. Kung talagang masama ka, malamang na matagal mo na akong kinastigo. Makinig ka sa amin. Magbagong buhay ka na. Iwanan mo na ang nakagawian. Yung mga taong inaalipin mo na hindi mo binibigyan ng sapat na sweldo para sa pamilya, ibigay mo na. Hindi natin alam kung hanggang saan ba ang buhay mo. Maaring ngayon kaharap ka namin. Baka bukas hindi na." "Oo nga. Tama. Gusto ko rin namang mabuhay ng matagal. Katulad ng sinabi ni Nole. Katulad ng sinabi niya, napakasarap ang nagbabago. Huwag muna kayong aalis. Bago man lang tayo maghiwa-hiwalay, makita nyo man lang sana ang pagbabagong buhay ni Don Sebastiana." Kinabukasan, heto na at ipinakita na ni Don Sebastian ang pagiging mabait. Ipinatawag niya ang lahat ng kanyang mga tao at pinahalera. Merong isang tumpok na pera sa harapan niya na nakalagay sa lamesa. Ibinigay niya sa mga tao yon at sinabing, "Heto na ang kabayaran. Sa matagal na panahon na pagtatrabaho niyo sa akin, patawarin niyo ako kung matagal ko kayong inalipin at hindi sinuweldohan ng tama. Heto na ngayon, ibibigay ko na ito sa inyo. At yung mga tao kong dibarel, alisin nyo na yan at ibaon na lang natin yan sa lupa. Walang mangyayari sa buhay natin kung puro dahas ang gagamitin natin. Magmula ngayon, wala nang hahawak ng barel. Magmula ngayon, si Don Sebastian ay magbabago na. At kung ano ang kailangan ng inyong pamilya, magsabi lang kayo. At gusto ko rin mangyari, magmula ngayon, kapag sasapit ang araw ng Linggo, lahat tayo ay pupunta sa simbahan upang humingi ng kapatawaran. Nagkakaintindihan ba tayong lahat?" Matapos yun sabihin ni Don Sebastian, ang kanyang mga tao ay nagpalakpakan. Yung iba na iiyak pa nga at yung iba hindi nakatiis lumapit sa kanya tapos isa-isang umaakap. Naiyak din noon si Don Sebastian. Ang sabi nga niya, ganon pala kasarap ang pakiramdam kapag nagpakita ka ng kabutihan sa kapwa. Naisip niya bandang huli na aanhin nga niya ang dami ng kanyang pera kung mamamatay lang din siya. Mas gugustuhin na raw niyang mamatay nang nakatulong sa kapwa at nang nakapagbagong buhay. Kinabukasan nagpaalam na si Canole. At nung pag-uwi niya, nasa lubong niya ang lahi ni Sarate. "Kayo na naman? Saan kayo pupunta?" "Pupuntahan namin si Don Sebastian." "At bakit? Hindi ba meron na tayong usapan?" "Kumalma ka lang. Kalma. Nabalitaan namin na yung mga tao niya ay binayaran niya. Kukunin lang namin yung para sa anak kong si Sarate." "Ganun ba? Sasama ko." "Huwag na, umuwi ka na lang sa inyo. Tagagit ng Luzon ka pa, hindi ba?" "Sasama nga ako, para makasigurado. Nagbago na yung tao, guguluhin niyo pa eh." "Hindi nga." Ayaw maniwala ni Canole sa sinasabi ng lahi ni Sarate, dahilan kung bakit siya sumama roon. "Anong ibig sabihin nito? Hindi ba't
kinumbinsi mo ako magbago. Tapos isasama mo rito ang lahing yan? Anong ibig sabihin nito? Huwag mo sabihing niloko mo lang ako, Nole. Sandali lang, Don Sebastian. Kumalma ka lang. Hindi ba, sabi ko sa'yo, pag binato ka ng bato, batuhin mo rin ang tinapay. Pag hinampas ka ng kahoy o ng anumang matigas na bagay, gantihan mo ng mas malambot. Yon ang ibig sabihin ng pagpunta nila rito. Baka nakakalimutan mo, naging tao mo rin si Sarate. Oo nga pala, Sarate. Bakit ba nandito ka? Don Sebastian, meron akong kukunin na pera sa'yo. Ibigay mo yung para sa'kin at aalis na kami. Ganun ba? Sarate, patawad sa nagawa ko sa'yo. Popoy, kunin mo ang pera para kay Sarate. Boss, eto na po. Ay, huwag ka nang babalik dito, ha. At ikaw naman, Popoy, ayoko nang magiging ganyang kamag mula ngayon. Apo boss, magiging mabait na ako. Sa tuwing Linggo magsisimba ako, ihingi ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Yan! Ganyan sana lahat kayo rito. Huwag kang mag-alala, Kanole. Hindi lang yan ang gagawin ko. Yung mga taong inagawang ko ng lupa ay babalik ko na sa kanila. Hihingi ako ng tawad sa mga kasalanan ko sa kanila at ipahanap ko yung mga taong nag-alsabalutan magmula ng pagdating ko rito. Ibabalik ko na yung mga lupa nila. Ayos. Natutuwa ako sa iyo, Don Sebastian. Hindi ko akalain na sa pagdalaw ko rito kay Tatang Ismail, meron akong taong mapagbabago. Dahil na rin sa tulong ni Tatang Ismail, kaya pala pinag-adya ng panahon na ayaw kong palayasin dito ang matandang yan, dahil meron pala siyang may tutulong sa akin. Malaki pala, malaking malaki. Popoy, ano po yun, boss? Puntahan mo ang leader ng nag-alsamasa sa atin. Sabihin mo, pinatatawag ko sila. Areglado, boss. Ngayon din po. Makalipas ang 30 minuto, dumating yung leader ng nag-alsamasa sa kanila. Magandang araw ho. Ipinapatawag niyo raw po kami? Bakit po? Hindi pa ba kayo nasisiyahan, Don Sebastian? Nasa inyo na po lahat ang aming lupain. Ano pa bang gusto niyo, Don Sebastian? Sandali lang, kumalma ka lang. Hindi ba ikaw ang tumayong leader ng mga taong nag-alsamasa nang agawin ko ang inyong mga lupain? Kaya ako kayo pinatawag, dahil gusto ko nang ibalik sa inyo ang inyong mga lupa. Aanhin ko ang lahat ng yan kung aabutan lang din ng kamatayan at walang magmamana. Nakita nyo naman, wala akong asawa, wala rin akong anak. Sinong magmamana niyan? Boss, ako po, boss. Yan, si Popoy. Tinuturing kong anak yan. Maring makakaparti siya dito ng lupa. O, heto ang mga papel. Yan, pirmahan nyo. Balikan nyo. Ukupahin nyo ang mga dating lupa nyo. Dahil si Don Sebastian ay nagbago na. Magmula ngayon, hindi na ninyo malalaman kung gaano pa ba naging kasama si Don Sebastian. Magmula ngayon, iba na ang Don Sebastian na makakasalamuhan nyo sa araw-araw. Isa lang ang gusto kong marinig sa inyo. Mapapatawad nyo pa ba ako? Ang lahat ng mga taong nag-alsamasa sa kanya noong araw ay nagsabing pinapatawad na nila si Don Sebastian. Katulad ng dati ang mga nagpalakpakan, nag-iyakan, at yung iba umakap pa kay Don Sebastian. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Napakaswerte ni Don Sebastian dahil nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon. Okay, sandali po, magbibigay ako ng opinyon sa ating kwento. Alam nyo, talagang hindi lang kayo mapapabilib sa kwentong to, Hindi man maaksyon, hindi man purong patayan, pero may aral, di ba?
may aral. Ano ba ang aral na napulot niyo sa kwento na to? Paki-comment naman at babasahin ko, pupusuan ko at ilalike ko. Maraming salamat po at pasensya na po kung wala tayong upload kaninang tanghali. Ngayong gabi lang po kasi tayo nagkaroon ng pagkakataon at pakidalaw naman po ang isa kong channel na Misteryo ng Bayan. Maraming salamat po.